Amen. Praise the Lord. At sa oras pong ito, tayo po yadara ako na sa pinakamahalagang bahagi ng programa kung saan po ang pagkikinig at pag-aaral ng banal salita ng ating mahal na Panginoon. Aking pong binibigyan po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamahalagang Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Pao. Mga minamahal, nagpapabot din po ko sa inyo ng pagbati. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal po natin mga kapatid, sa ating pinakamamahalang Panginoon. Sa lahat po ng mga minamahal po natin mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin dyan sa abroad, magandang umaga sa inyo, sa anong oras man, sa inyong mga lugar, magandang araw at maligayang panonood at pakikinig sa ating pong banal na gawain. At nagpapaabot din po ko ng dobleng pagalang sa ating beloved pastor, our beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida at ang pinakamataas na pagsambal, pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay para sa ating Diyos na ating pinagdilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, manalangin po muna tayo upang minsan pa maunawaan po natin ang kanyang banal na salita. At tandaan po natin, mga minamahal, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga minamahal, ay kung tayo po'y sasampalataya. Kaya nga tayo po'y manalangin at upang makakilos po ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon habang kayo po'y nakikinig. Manalangin po tayo, mga minamahal ko. Dakila at mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. Malapang nun, linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat dapat na magdala ng iyong banal at sagradong salita. Malapang nun, idinadalangin din po namin, O Diyos, na ipuin mo lahat ng mga nakikinig. Sinabi mo na ang iyong mga salita ay hindi babalik na walang bunga. Kaya lahat ng mga nakikinig, Malapanginoon, pagpalain mo po sila, pagalingin mo po sila, anuman ang kalang mga kahilingan, bago matapos ang iyong banal na gawain, Malapanginoon, inaasahan po namin na ibibigay mo po sa kanila ang kanilang katugunan at aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kindly, mga minamahal, buksan natin ang dalawang pambungad na talata dito sa Roma. Roma 9:28 at saka Ezekiel 12:28. Basahin natin mga talata. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 9, Versikulo 28. Sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, natatapusin at paikliin. Ezekiel, Kapitulo 12, Versikulo 28. Kaya sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, wala nang magluluwat pa sa aking mga salita, kundi ang salita na aking sasalitain ay matutupan, sabi ng Panginoon. Amen. Maminamal ang ating paksa, pamamagatan po natin, after the rapture, what happened next? Pagkatapos po, maminamal, ng tinatawag na rapture, ito po yung the second coming of Christ. Ang pagsalubong natin sa mahal na Panginoong Hesukristo sa alapaap, maminamahal. Kaya nga, anong mangyayari, maminamahal, pagkatapos po ng rapture? Alam nyo, maminamahal, kung pinaniniwalaan po natin, ito pong sila Nostradamus, ito po yung sorcerer. Yan po yung isang sorcerer, maminamahal, na lahat, halos lahat, karamihan sa kanyang mga binanggit, karamihan sa kanyang mga sinabi noong unang panahon, ito po yung mga ilang siglo na pong nakalilipas, ay nangyayari. Ito po yung sorcerer, pero pinaniniwalaan ng maraming tao. At nangyari po yung mga iba niyang sinabi. At kung naniniwala po tayo sa tinatawag na pungsoy expert, yung mga pungsoy expert, ay yung mga Chinese na mga manghuhula, pinaniniwalaan po natin, maging dito sa Pilipinas, napakaraming mga manghuhula, pinaniniwalaan po natin. Lalo na napaniwalaan nyo po ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, maminamal, hindi lamang ito hula ng tao. Hindi lamang ito galing sa tao sapagkat ito'y kapahayagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ito po'y ipinayag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo para tayo po'y sumampalataya, para tayo po'y magsipagganda. Hindi po, mga minamahal, namin sasabihin sa inyo ang mga nakasulat sa banal na salita ng Diyos, mga minamahal, para kayo po'y takutin. Hindi po.
Nais po naming sabihin sa inyo mga salita ng Diyos kung para tayo po'y makapaganda at para tayo po'y makapagsuko ng ating buhay sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Biblia, hindi niya na ang lahat ng tao ay, hindi niya ibig na lahat ng tao ay mapahama, kundi sila'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya nga ang salita ng Diyos, maminamal, ito po'y katotohanan at tiyak na magaganap. Katulad na sabi po natin, sabi ng Panginoong Diyos na hindi na magluluwat sa aking mga salita, kundi ang aking salita na aking sasalitain ay matutupad. Ha? Sabi ng mahal na Panginoon, sabi ng Ezekiel 12:28 at sabi ng Roma 9:28, sapagat isasagawa ng Panginoon ng kanyang salita sa lupa, tatapusin at pahihikliin. Lahat po ng mga nangyayari po sa paligid natin, ito po'y nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nga, sasabihin namin sa inyo ito, mga minamahal, hindi para tayo po'y takutin, kundi tayo po'y magsipagganda. At wala nang ibang pinakamagandang paraan ng paghahanda, kundi magsuko po tayo ng buhay sa Diyos. Ibigay natin ang ating pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo, maglingkod na po tayo sa ating mahal na Panginoong bago mahuli ang lahat. Sapagat ang pagpikit sa isang panganib ay higit na mas mapanganib, maminamahal, kung ipipikit na lamang natin ang ating mata sa panahon ng panganib. Kung mayroong paraan para tayo makagawa ng kaligtasan, kung meron tayong magagawang paraan para tayo maligtas, bakit hindi natin gawin? At ang sabi ng Biblia, maminamahal, ang paraan ng kaligtasan, sabi ng Acts chapter 16 verse 31, sumampalataya ka sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas pati ang iyong buong sambayan. Kaya dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung mababasa po natin dito, ang mangyayari, mga minamahal, pagkatapos po ng tinatawag na rapture. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 up to 17, ang rapture, ito po yung tinatawag na pagsalubong natin sa ating malapanon sa hangin, sa alapaap, sa ulap. Sabi rito, basahin po natin, 1 Thessalonians 4, 16 up to 17. Dito po sa unang mga taga Thessalonica, kapitulo 4, talatay 16 at 17. Sapagat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ng nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, mayroon pong tinatawag na rapture, the second coming of Christ. At alam nyo, maminamahal, ang panahon na yan, kapag nangyari ang mga nakasulat sa talatang ito, mga minamahal, marami po ang magtataka sapagat ito po'y mystery. Marami po, mga minamahal, ang magtataka sapagkat maraming tao po ang mawawala. Karamihan po ay mga sanggol, mga bata, 6 na taon pababa, mga kapapanganak lamang, mga sanggol. Yung mga lolan, mga lolo natin na mga minamahal na masugid na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang mga kabataan, mga minamahal, na nagpagamit sa Diyos. Ang mga padre at mga nanay ng sambayan na binibigyan ng importansya ang paglilingkod sa Diyos, silang lahat mawawala. Sa araw na yan, marami po mga minamahal ang pupunta sa impilan ng radyo, maraming pupunta mga minamahal sa istasyon ng telebisyon. Nawawala ang kanilang mamahal sa buhay. Maraming sasabog na eroplano sapagkat mga minamahal, pag nagkataon ang piloto po'y mananampalataya ni Kristo, mawawala po sila at mga minamahal, wala nang nagmamaneho doon sa eroplano. Maraming mga bus, maraming mga sasakyan, maraming mga train, mga minamahal, ang magbabanggaan ng mga sasakyan, sasakyan pang himpapawid, sasakyan pang lupa, mga minamahal, sapagkat magkakataon na ang mga nagmamaneho, mga minamahal, ng mga sasakyan yan ay mga mananampalataya, mawawala na nagmamaneho, kaya nga wala ng kontrol at magkakaroon ng mga kaguluhan, magkakaroon ng banggaan sa mga malalawak na kalsada. Kaya nga ito po, maminamahal, ang sinasabi ko sa inyo, sabi ng banal na kasulatan, ito po kasi ay mystery. Sinabi ng Biblia, maminamahal, kung susundan pa po natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 51 up to 52, ito po ay mystery.
Walang nakakaalam niyan kundi ang mga mananampalataya. At darating ang araw pag nagkaroon po ng tinatawag na rapture, walang ibang makakarinig ng trumpeta ng Diyos. Katulad na nabasa po natin kanina, ang makaririnig lamang ng trumpeta ng Diyos na sinasabi rito sa 1 Thessalonians 4:16, sabi, sapagkat ang Panginoon ay bababang mula sa langit at may isang sigaw at tinig ng arkanghel na may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ang unang mabubuhay na maguli. Sa talatang 17, kung magkagayon tayong mga nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin na, at sa ganito ay sasapanginon tayo magpakailan-kailan paman. Ang makaririnig lamang ng trumpeta ng Diyos, maminamahal, ay ang mga mananampalataya. Pero sa mga hindi mananampalataya, hindi nila maririnig, kundi ang maririnig nila ay lindol. Dagundong ng mga malalakas na nagdagundong at lilindol. At pagkatapos niyan, mga minamahal ng malakas na lindol, sabi, doon mangyayari ang tinatawag na rapture, the second coming of Christ. Sabi rito, mga minamahal, 1 Corinthians chapter 15, verse 51 and 52, basahin po natin, ito po yung mystery. Ito po, mga minamahal, ay isang hiwaga. Kaya nga, mga minamahal, nais naming ipaalam sa inyo, hindi para kayo'y takutin, kundi mga minamahal, upang makapaganda tayo para malaman nyo kung anong paraan para tayo po'y maligtas. Basahin natin 1 Corinthians 15. Unang mga taga Corinto, Kapitulo 15, versikulo 51 at 52. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Amen. Amen. Ito po yung mystery. Sabi rito, behold, I show you a mystery. Sinasaysay ko sa inyo ang isang misteryo na hindi tayong lahat ay matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sabi, sa huling sandali, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ang mabubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayong nabubuhay ay babaguhin. Yan po yung mystery. Ito po ay sekreto, mga minamahal. Walang makakaalam niya kundi ang mga mananampalataya. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang pagtunog ng trumpeta, hindi maririnig ng hindi naglilingkod sa Diyos, ng mga taong hindi kasama sa rapture. Ang maririnig nila ay isang lindol, mga minamahal, sapagkat magkakaroon ng malakas na lindol bago po magkaroon, mga minamahal, ng pagdagit ng mga banal. Lilindol, mabubuksan ang mga libingan, mabibiyak ang lupa, mga minamahal, at ang mga namatay, mga minamahal, sila ang unang ibabangon sila ng malapan para bihisan sila ng walang kasiraan. Magbubuuli, mga minamahal, yung kanilang body, soul, and spirit. Mga minamahal, at sila ibabaguhin ng ating malapang noon ng walang kasiraan, walang kamatayan, incorruptible na katawan, immortal, mga minamahal, celestial body, incorruptible body, immortal body, glorified body. Sila po ay bibihisan, at ang mga nabubuhay ay babaguhin ng kanilang mga katawan ng ganun ding katawan, katulad ng mga katawan ng mga binuhay na namatay. Sabi rito sa Revelation chapter 11 verse 13 and verse 15, sabi, nang oras na yun ay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Nagiba ang 10 bahagi ng bayan, at may na mga nangamatay sa lindol na 7,000 katao. At ang mga iba ay nangatakot at nagbigay ng luwalhati sa Diyos ng langit. Sa talatang 15, at umihip ang 7 anghel, nagkaroon ng malakas na tinig sa langit, at nagsabi, ang kaharian ng Panginoon, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailan paman. Yan po, mga minamahal, ang rapture. Magkakaroon ng malakas na lindol, mga minamahal, at ang sabi, mabibiyak ang lupa, at ang mga namatay ay babangon, mga minamahal, upang sila po'y makapiling ng ating malapang nun magpakailanman. Yan po ang mga magaganap. Pero pagkatapos po ng tinatawag na rapture, mga minamahal, ano po ang mangyayari? Sinabi rito sa banal na kasulatan, mga minamahal, magkakaroon po ng tinatawag na one world, one government, one religion. Madadaya na Antichrist, mga minamahal, ang tao sa buong mundo.
Ha? Sabi rito sa Revelation chapter 13 verse 5 hanggang 8, sabi madadaya niya ang lahat ng mga nananaan si babaw ng lupa, mga minamahal, lahat ng hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal, maniniwala dito po sa Antichrist. Ha? Ito pong tinatawag na beast. At siya po ay magkakaroon ng tinatawag na palatuntunan. Isa sa gawa niya, mga minamahal, yung tinatawag na 16 articles. Walang makabibili, mga minamahal, at walang makapagbebenta maliban ang tao'y may 666. Yung tatak ng hayop. Pag ang tao po'y nagpatatak ng 666, mga minamahal ko, ibinenta niya na ang kanyang kaluluwa kay Satanas. Wala na siyang pag-asa. Katulad ng mga taong walang alam, mga minamahal, patungkol sa salita ng Diyos. Akala nila napakasimple lang ng baksin. Akala nila protection, mga minamahal, yung baksin. Pag sinabing magpabaksin, nag-uunahan sila. Magtaka ka. Ha? Ang baksin, mga minamahal, talagang yan binabayaran niya ng ilang libo. Ha? Dati nung unang labas ng baksin, mga minamahal, mga mayayaman lang ang nakabibili. Binabayaran niya ng 200,000, pero ngayon magtaka ka bakit libre. Ngayon libre. Ha? Bakit libre? Alimbawa yung daga, magtaka ka mga minamahal, yung daga, magtaka pag nakita ng isang daga, mga minamahal, na bakit kaya may keso dito sa daanan ng aking lungga. Imposible, mga minamahal, na pinapakain siya noon. Ibig sabihin kaya may libreng keso doon, nilalason na siya. Kaya libre 'yun para lasunin siya. Amen. Hindi ka maglalagay ng keso sa lungga ng daga kung gusto mo lang siyang pakainin. Ganun din, mga minamahal, ang baksin. Ano ang layunin ng baksin, mga minamahal? Bakit libre samantalang dati binabayaran 'yan? Ganun 'yan, katulad 'yan ng daga. Gusto tayong lasunin kaya libre. Ha? Kaya sabi ng banal na kasulatan, basahin po natin Revelation 13 verse 5 up to 8, madadaya niya lahat ng mga nananaan sa ibabaw ng lupa. At ang itatalo natin mamaya sa verse 16 up to 18, tatatakan niya, mga minamahal, ang tatak ng hayop, ang tawag ay 666. Ang hayop na ito, mga minamahal, ay tao. Ha? Ang hayop, mga minamahal, ay yung tao na ang bilang ng kanyang pangalan ay 666. Basahin po natin yung mga talata. Dito po sa Revelation chapter 13 verse 5 up to 8 at talo ng akin 16 hanggang 18. Sabi dito, at binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. 7. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kanya at na ang kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanibutan. Sa 16, at lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa mga tweed ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. 18, dito ay may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao, ang kanyang bilang ay 666. Amen. Amen. Yan, mga minamahal, ang mangyayari pagkatapos po ng rapture. Sabi ng Biblia, the reign of Antichrist. Maghahari po, mga minamahal, yung hayop. At ang hayop na ito, mga minamahal, ito po ay tinatawag po, mga minamahal, na religious leader. Isang impostor, mga minamahal, the great religious leader. Siya'y kinikilala sa buong mundo. Ang mga hari sa ibabaw ng lupa, sabi ng Biblia, ay sasamba sa kanya. Kaya pagdadalo po ito sa isang bansa, mga minamahal, talagang well-protected to. Talagang binabantayan ng maraming pulis at talagang napakarami mga bodyguard, mga minamahal, at
Ito po, maminamahal ay sinasalubong ng mga matataas ang katungkulan sa isang bansa, lumuluhod sa kanya at umahalik sa kanyang kamay. Yan po yung Antichrist. At ang sabi ng Banal na Kaslatan, mga minamahal, siya ay maghahari sa sandaling panahon, 42 months, sabi ng verse 5. 42 buwan siya, mga minamahal, na ibibigay ang kapamahalaan upang magpatuloy ng 42 buwan. 42 months, ibig sabihin 3.5 years. Hahawakan niya ang mundo, mga minamahal, one world, one government, one religion, one currency. Magkakaroon na lamang ng isang bansa, mga minamahal, one world, one religion. Huh? One world, one government, one religion, one currency. Kaya ang mga pera ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, mawawalan po ng saysayan. Iisa na lang ang pera. At sa panahon na yan, mga minamahal, mas importante yung may tatak. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, siya ay ayon sa kanyang article, number 13, mga minamahal, dun sa tinatawag na 16 articles ng Antichrist, mga minamahal, sabi ng Biblia, sa kanyang paghahari ng 42 months, sabi rito, poverty shall rebuild for a better life in all countries according to the number. Lahat ng tatanggap ng tatak, mga minamahal, sinabi ng Biblia, mga minamahal, poverty shall be rebuilt for a better life. Magkakaroon ng kasaganaan ng lahat ng tao sa mundo. Wala na pong mahirap, mga minamahal, lahat ng mga magpapatatak ng 666, giginawa. Makabibili ka ng kotse kahit wala kang pera. Makapagpapatayo ka ng bahay kahit wala kang pera, pero kailangan mong magpatatak ng 666. 3.5 years, mga minamahal, may enjoy mo ang better life. Sabi, poverty shall be rebuilt for a better life. Ito po'y nasa article, mga minamahal, na Antichrist, yung 16 articles, ito po'y pang labing tatlo, 13. Poverty shall be rebuilt for a better life. Dito sa 16 articles na Antichrist, mga minamahal ko. Kaya nga magkakaroon ng huwad na kasaganaan, huwad na kapayapaan. Sabi ng 1 Thessalonians 5:3, mga minamahal, kapayapaan, pero darating ang tinatawag na biglang pagkawasak. Pagkatapos ng 3.5 years, parurusahan lahat ng mga magtatanggap ng tatak. Ha, sila'y pahihirapan. Mga minamahal, lahat ng mga tumanggap, ang magiging consequences ng pagtanggap ng tao ng 666, sila po ay pahihirapan, mga minamahal, araw at gabi. Ha? Araw at gabi, pahihirapan sila, mga minamahal, magpakailan-kailan pa man, pagkatapos pa nilang mapunta doon sa dagat-dagat ng apoy. Pero mamaya, pag-aaralan natin kung anong kahirapan ang mararanasan ng tatanggap ng 666. Mga minamahal ko, sa Revelation chapter 16 yan. Mamaya atin pong isa-isayin yan. Basahin muna natin ano ang consequences ng tatanggap ng tatak ng hayop. Revelation chapter 14 verse 9 up to 11. Kaya mag-ingat po tayo, mga minamahal. Sinasabi namin sa inyo ito hindi para kayo po'y takutin. Ha? Sinasabi namin sa inyo ito para malaman nyo po kung ano ang paraan para tayo'y makaligtas sa mga darating na kapamakan, sapagkat ito po ay kapayagan ng ating mahal na Diyos, kapayagan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, kung ano ang magaganap pagkatapos ng rapture. Basahin natin Revelation 14, 9 hanggang 11. Ay, hindi, pakibasa. Dito po sa Revelation chapter 14, verse 9 up to 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak na kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero sa 11. At ang usok ng hirap nila ay paiilang lang, magpakailan-kailan man, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisamba sa hayop sa kanyang larawan, sino mang tumanggap sa ng tanda ng kanyang pangalan. Amen. Amen. Pero mga minamahal, pag hindi mo naman tinanggap ang tinatawag na numero, anong 666, pag hindi mo tinanggap, sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi, sila ay parurusa ng kamatayan. Ha? Ayon sa article, mga minamahal, nitong Antichrist, sabi, ang sino mang hindi tatanggap ng tatak
Sila po, mga minamahal, ay makatitikim ng kamatayan. Ha? Sila, mga minamahal, ay daranas ng matinding kahirapan ng kamatayan. Parurusahan muna sila bago mamatay. Sabi na Revelation chapter 20 verse 4, pupugutan sila ng ulo. Basahin muna natin Revelation 20 verse 4. Revelation 20 verse 4. Revelation 20 chapter 4, sabi po dito, chapter 20 verse 4, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila pinagkalooban ng paghatol at nakita ko mga kaluluwa na mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Amen. Yan naman po ang gantimpala pag hindi ka nagpatatak. Hindi mo tinanggap ang tatak ng hayop. Mapupugutan ka nga ng ulo dito, mami na mahal sa mundo, pero ikaw ay kasamang maghahari ni Kristo ng 1,000 taon at pagkatapos ito'y magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng banal na kasulatan, mami na mahal, parurusahan niya ng parusang kamatayan, pupugutan niya ng ulo ang mga hindi kikilala, mami na mahal, ng kanyang tatak, yung hindi tatanggap ng kanyang tatak. Ito po'y nasa 16 articles, number 7, maminamahal ng kanyang articles. Ang sabi niya, maminamahal, if any man does not recognize or denies the article of this union, they shall be severely punished with death. Sila ay parurusahan ng matinding kahirapan ng kamatayan. Pahirapan muna sila bago sila ay mamatay. Sabi, they shall be severely punished with death. Yan po. Bago sila pugutan ng ulo, parurusahan muna sila ng matinding paghihirap bago sila pupugutan ng ulo. At pag sa panahon na yan, mami na mahal, lahat ng mga hindi tatanggap ng tatak, lahat ng mga naiwan sa rapture na hindi tatanggap ng tatak, magkakaroon ng discrimination. Ang sabi rito, mami na mahal, Mateo 10, talatang 21 hanggang 22, at talo natin ang 28, mami na mahal, sila po ay kasusuklaman ng lahat ng tao dahil sa ating sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Sila po ay ibibigay, maminamal, sa kamatayan at sa bilangguan. Ipagkakanulo ng magulang ang kanilang mga anak at ang mga anak ipagkakanulo ang kanilang mga magulang sapagat once na nalagyan ka na ng tatak, mag-iiba na, maminamal, ang iyong isip. Kontrolado ka na, maminamahal, ng computer. Madidiktaan na yung isip mo, mag-iiba ka na ng damdamin. Pati anak mo, pati magulang mo, ipagkakanulo mo sa kamatayan sapagkat, mami na mahal, hindi na magiging normal ang kaisipan ng taong tatanggap ng tatak ng 666. Kaya magkakaroon ng discrimination. Sabi rito, Mateo 10, talatang 21 hanggang 22, talo ng 28. Mateo Kapitulo 10, versikulo 21 hanggang 22, talon sa 28. At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kanyang anak, at magihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at sila'y ipapapatay. 22, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapot ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. 28, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapot hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen. Yan po, maminamal, ang mangyayari. Ha? Sabi ng banal satan, kayo'y kapuputan ng tao ng dahil sa aking pangalan. Ha? Ibibigay ng kapatid ang kanyang kapatid sa kamatayan at ng ama ang kanyang mga anak. Ha? Magsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at sila ipapapatay. Kasi once na tinanggap mo na yung tinatawag na tatak ng hayop, magsisimula yan sa baksin. Una-una, baksin lang yan, maminamal, pero hindi natin mamamalayan. Diyan na po nila ipapasok yung microchip, yung tatak ng hayop, mga minamal. Kaya mag-ingat po tayo. Yan po'y nasa banal na kasulatan 2,000 years ago. Mga minamal, dati na po itong nakasulat. At mga minamal, dapat lamang natin paniwalaan ang banal na kasulatan sapagkat nakikita naman natin ang nangyayari sa ating panahon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag nating katakutan ang pumapatay ng katawan pero hindi kayang patayin ang ating kaluluwa. Kundi, mga minamahal, katakutan natin ang Diyos na kayang patayin ang ating katawan at kaya pang ibulid ang ating kaluluwa sa impyerno.
Kaya sa araw na yan, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, pag ikaw ay isang mananampalataya, naiwan ka sa rapture, dahil ikaw ay palamig-lamig, nagpapabaya ka. Sumusunod ka sa agos ng sanlibutan, naiwan ka sa rapture, sabi rito, mga minamahal, ito ang chance mo para ikay maligtas. Mateo 24, talatang 17 hanggang 22, ito po, mga minamahal, ang tanging paraan. Huwag kang tatanggap ng tatak ng hayop. Kung mahuli ka, magpapugot ka na ng ulo kahit pahirapan ka pa, huwag mo lamang tatanggapin ang tatak ng hayop, sapagkat mga minamahal, isinanla mo na ang kaluluwa mo kay Satanas pag ikaw po ay natatakan ng 666. Basahin po natin ang tanging paraan pag naiwan sa rapture, may pag-asa pa. Sabi rito, ito po ang gagawin natin, Mateo 24, 17 hanggang 22. Dito po sa Mateo 24, talatang 17 hanggang 22. Sabi dito sa 17, ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal, datapwat sa aba ng nagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na iyon, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panong taginaw o sa sabat man. 21, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon hindi man mangyayari kailanman. 22, at malibang paikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas, at tapat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Amen. Pag nalaman mo, mga minamahal, mga maiwan, mga palamig-labig na mga Kristiyano, yung mga lukewarm, yung mga malahininga na paglilingkod, yung minsan mainit, minsan malamig, hindi malaman kung mainit o malamig. Simple lang, easy go lucky lang ang paglilingkod nila. Pa-easy-easy lang sa paglilingkod sa Diyos. Kapag naiwan, mga minamahal, ang sabi dito, mga minamahal, huwag ka nang bumalik. Ang mga nasa bubungan ay huwag nang bumaba para maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Kung paano nangyari, maminama, panahon ni Lot, sabi ng Biblia, huwag kayong lilingon. Itakas nyo ang inyong buhay, tumakbo kayo sa bundok. Ganun, mga minamahal, ang gagawin na mamaiwan. Sabi, ang mga nasa bukid, huwag nang magbalik upang kumuha ng balabal. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik, tumakbo ka na sa mga lugar na ligtas. Kapag nahuli ka, pahihirapan ka, mga minamalanggat, hindi mo itinatakwil ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi sa aba ng mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yan. Kapag ikaw ay nagdadalang tao, tatlong taon at kalahati ang paghihirap na daranasin ng mga mananampalataya ng araw na yun, maipapanganak nila yung kanilang mga anak sa panahon ng greatest tribulation. Kaya nga, ipagbibili nila yung kanilang kaluluwa, makakuha lang sila ng pagkain para sa kanilang anak. Habang umiiyak ang kanilang anak, walang gatas, walang pagkain, pwede lang ibenta ang kanilang kaligtasan para pakainin lang nila yung kanilang mga anak, makabili sila ng gatas. Pero kailangan nila magpatatak ng 666 para makabili ng pagkain. Kaya sabi sa aba ng mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na yan, kasi pwede nilang mga minamal ibenta ang kanilang kaluluwa para lang pakainin ng kanilang mga anak, para lang pasusuin ang kanilang mga anak. At ang sabi, magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas nyo sa panahon ng taginaw. Yan, lalo na sa mga lugar na mga magiginaw, katulad po, maminamahal na dito sa lugar natin, sa Baguio, sa Tagaytay, sa Amerika, sa Alaska, kung saan naroon ang ating gawain, sa Japan, may mga panahon ng taginaw dyan. Hindi makalabas, mga minamahal, ang mga sasakyan. Nagyeyelo ang kalsada, ang mga tao naninigas yung kanilang paa dahil sa matinding pag-ulan ng yelo. Kaya ipanalangin natin, huwag mangyari ang mga pagtakas nyo sa panahon ng taginaw, kasi hirap na hirap, lalo na yung may rayuma, hindi makatakbo. Maminamahal, madali silang mahuli ng mga nagtatatak ng 666. Hindi sila makatakbo, maminamahal, para gamitin yung kalang sasakyan, sapagkat napakaraming yelo. Hindi sila makadadaan. Yan ang napakahirap sa panahon na tayo tatakas sa panahon ng taginaw, sabi ng Biblia. At magkakaroon ng kapigatian
na hindi pa nangyayari buhat ng pasimulan ng salibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Ito po yung nasa Revelation chapter 16, verse 1 up to 4. Magkakaroon ng sugat ang tao at hindi sila mamamatay. Hanapin nila ang kamatayan, hindi tatakas sa kanila. Yan po yung nasa Revelation chapter 16, verse 1 up to 4. Magkakaroon, maminamahal ng sugat ang mga tao na lasug-lasug na ang katawan nila, bunga ng baksin. Ha? Epekto yan ng baksin, mga minamahal. Magkakaroon sila ng sugat sa mga katawan. Hahanapin nila ang kamatayan, pero ang kamatayan na tatakas sa kanila, magiging tubig. Yung mga tubig, magiging dugo. Ang mga pinagbumulan ng tubig, mga minamahal, ang mga bukal, ang mga ilog, magiging dugo. Kaya nga ang dugo nang iinumin ng mga taong may mga sugat ang kanilang katawan. Basahin natin Revelation 16, 1 up to 4. Revelation chapter 16, verse 1 up to 4. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuwaryo na nagsasabi sa pitong anghel, "Humayo kayo at ibuusin niyo ang pitong mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa." At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nagsamba sa kanyang larawan. At ibinuhos ang ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. 4. At ibinuhos ang ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. Amen. Naging dugo, maminamahal. Kaya nga ang iinumin ng mga tao sa panahon na yan ay dugo. Tapos sila may mga sugat, kaya nga kung merong tayong napapanood ng mga zombies, ganun-ganun ang mga maging senaryo, maminamal sa panahon na yan. Palibasa, matutuyo na ang mga pinagmumulan ng tubig na naging dugo, pati liig na ng mga tao, maminamal, iinumin na nila sa matinding uwaw. At ang sabi rito, matutuyo ang mga tubig. Ha? Pag wala ng tubig, wala nang mainuman, dugo na nga ang tubig. Naging dugo na ang tubig, wala pa silang mainom dahil magkakaroon ng matinding init. Magkakaroon, maminamal, umaga, magkakaroon ng matinding kadiliman hanggang sa gabi. Maminamal, sabi rito sa Revelation 16:8 hanggang 11, basahin po natin, magiging matindi ang sikat ng araw, napakainit, pati bakal malulusaw sa matinding init. Matutuyo ang mga bati sa matinding init at magkakaroon ng dikawasang kadiliman. Basahin po natin matalata. Revelation 16 chapter 8 verse chapter 16 verse 8 hanggang 11. Sa 8, at ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao. At nangasunog ang mga tao sa matinding init at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salat na ito at hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin sa Diyos at ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon at nagdilim ang kanyang kaharian at nginatngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. 11. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Amen. Amen. Dito sa 12, maminamahal, magkakaroon ng tinatawag na Battle of Armageddon. World War 3. Sabi rito, maminamahal, sa verse 12, ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ay, yung China, North Korea, maminamahal, matutuyo ang ilog Euphrates. Alam nyo, maminamahal, yung ilog ng Euphrates sa panahon natin, nung pang panahon ng 1970s, 1979, gumawa ng malaking dam, maminamahal, ang Turkey, the government of Turkey. Pag yan binuksan yung dam, natutuyo yung ilog Euphrates, kaya nangyari na po ito. Ha? Yung natuyo ang ilog Euphrates upang dumaan diyan ang mga hari sa silangan sa North Korea, sa lahat ng mga communist country. North Korea, sa China, dadaan sila diyan para makadaan sila pumunta sa tinatawag mga minamal na Battle of Armageddon doon sa Megiddo sa Israel. Didigmain nila ang Israel. At ang sabi ng Banal na Kaslatan, magkakaroon ng digma ang pandaigdig.
Ha? Ang sabi rito sa verse 14, sapagkat sila'y mga espiritu ng demonyo na nagsigawa ng mga tanda at pinaparoon nila ang mga hari sa buong salibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito yung Great Battle of Armageddon, the World War III. At habang nagaganap ang digmaan, maminamahal, magkakaroon ng malakas na lindol. Basahin natin verse 18 hanggang 21. Magkakaroon ng malakas na lindol na hindi pa nangyari mula nagkaroon ng tao sa ibabaw ng lupa, at babagsak po ang mga malalaking asteroids, mga malalaking mga meteor mula sa langit upang mamatay, maminamahal, ang mga taong hindi nagbigay ng buhay sa Diyos, ang mga taong nagpatatak ng 666. Basahin po natin ang verse 18 hanggang 21. Revelation chapter 16, verse 18 to 21. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa, isang lindol na lubang malakas, lubang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babilonya ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya ibigyan ng inuman ng alak ng kabaksikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. 21. At malaking graniso na kasinlaki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at nabusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na graniso, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Amen. Alam niyo, mami na mahal, dati na nakasulat sa Biblia yan, pero nakita po, maminamahal, ng NASA. Nakita nila, maminamahal, mayroong malaking asteroid na pabulusok sa mundo. Yan ay nakasulat lahat yan sa Banal na Kaslatan. Yung mga sinasabi ng mga volcanologists, sinasabi, maminamahal, ng mga webcast viewer, mga bureau, yung mga nagpipredict, maminamahal, ng mga lakas na lindol, malakas na bagyo, alam nila, maminamahal, na mayroon darating na malakas na lindol, yung tinatawag na big one. Yan po'y nakasulat lahat yan sa Banal na Kaslatan. Kaya ang tanong, maminamahal, sinabi ng isang tao rito, anong gagawin namin para maligtas? Sinabi ng Acts chapter 16 verse 31, sumampalataya ka sa mahal na Jesucristo, maliligtas ka pati ang iyong sambayan, sapagkat ang Panginoon, sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 9, sapagkat ang Panginoon ay marunong magligtas, mga minamahal, sa mga matutuwid at maglaang ng parusa sa mga taong makasalanan na ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, sinasabi namin sa inyo ito hindi para kayo po'y takutin, kundi tayo magsipaganda. Ang pinakatanging paraan upang tayo po, maminamahal, ay maligtas, tanggapin yung ating malapunong bilang sariling tagapagligtas, sapagkat ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan at may kakayang magligtas sa lahat ng mga tao. Kaya sumunod kayo sa panalangin habang napapakinggan yung awiting I Give You Jesus. Buksan niyo po yung mga puso. Magsisi po kayo, maminamahal, sumabay po kayo sa pagsisisi. Sabihin niyo po ang mga katagang ito. Sabihin niyo, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking kasalanan mula nang ako po'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mala Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen and amen.